Ayun, okay mga bossin. Sige, since nakahiga na ako, pero ito ay alam ko na mga simpleng advice lang to, no? Hindi natin kailangan pahabain yung usapan tungkol dito sa topic nitong video na to. Okay? So yun, may nagpost nga dyan eh. So i-consider daw yung yun, amplifier matching yung pati daw impedance. Okay. So bossing, okay, salamat sa iyong suggestion. Pero like, kagaya nung nasa video bossing, is amplifier and wattage matching. So yung title po ay pinaliliwanag yung kanyang topic. Okay po. So sa impedance naman, sige, since gusto mo rin i-explain po yung sa impedance, explanation or proper loading sa inyong amplifier. Okay. Bang, mayroon kayong integrated amplifier which can handle 4 and 8 ohms. Nasa specification yan ang amplifier na gagamitin nyo. Wag na wag pong gagawin na halimbawa po mag-full load tayo, no? Na itong channel A ay loloadan mo ng pares na 8 ohms. Okay? And then, doon sa channel B, ay lalagyan mo ng pair din na 4 ohms. Very wrong. Okay? So, kagaya na lagi ko dito sinasabi mga boss. Actually, lagi ko naman na-explain yan sa video. So, sige, very simple answer doon. Sige, pag sa isang amplifier po, okay, sa both, sa yung left and right channels, once na nag-load tayo ng yun, yung speaker impedance, kung 8 ohms, 8 ohms lang. Para hindi magkakaroon ng conflict between amplifier drive out. Okay? Yung 4 ohms kasi mga boss, mostly yan ay mga subwoofers. So dapat mas advice ko diyan na gumamit tayo ng separate amplifier or driver para sa ating 4 ohms 4 ohms na speakers or subwoofers. Although, tignan nyo rin yung specification at description ng amplifiers nyo kung kaya ba niyang mag-handle ng 4 amps. Mostly, mga power amps kaya. And ito pa nga po, once na nagbaba tayo ng impedance, nag-iiba rin po ang wattage rated output. Yan. So, kagaya na sabi ko, ito ay very simple explanation. Integrated amp, huwag po tayong maglo-load ng dalawang 8 ohms at dalawang 4 ohms. Okay, kung 8 ohms, 8 ohms lang. Okay, and can 4 ohms, 4 ohms lang. So, both channels, ha? Pero pwede nyong gawin dito, mga boss. Sa left and right channel, pwede kayong mag-load ng 8 ohms sa left channel at pwede kayong mag-load ng 4 ohms sa right channel. Okay, malinaw. Pero ang hindi po pwede ay mag-full load po tayo in which gagamitin natin yung apat na terminal output. At yun nga, di ba? Ulitin ko, maglo-load ng dalawang 8 ohms left and right at dalawang 4 ohms left and right sa kabilang terminal, speaker output. Okay? So, okay, naintindihan na po siguro. So, kung 4 ohms amplifier, 4 ohms lang ang ipang ang i-load nyo. Otherwise, kung talagang gusto nyo pong mangyari yon at medyo budgeting, gusto nyo meron kayong subwoofer dito sa kanan at meron kayong MIDI sa kaliwa, pwede tayong mag-load sa left channel ng 8 ohms speaker sa right, sa ano bis natin ko, right or left? And doon sa left channel, tama ba ako, ay 4 ohms. Pero wag na wag po ha, ulitin ko, baka tanong ko ulit, wag na wag mag-full load with different speaker ohms. So, sana po yan na po ay malinaw mga bossing at talagang na-miss ko naman kayo. At galing lang ako sa kabilang mundo kaya ngayon lang ako nakapag-report sa inyo. So, ayan mga bossing. So, especially doon sa kakapost lang ngayon ano po. Ayan na po yung simple explanation between proper loading ng speaker impedance sa ating mga amplifiers. So, ano ba mga bossing? Let's continue.